Okay na ba? Hi guys, kung interesado kang magsulat ng sarili mong bucket list, just keep on watching this video. So, ang dami nating time this quarantine and kung ano-ano na yung mga pinapatulan nating challenges sa internet. So, lately, nag-decide ako na mag-try mag-journaling. Yung journaling yung magsusulat ka sa notebook ng kahit ano, mag-drawing ka. Meron ka namang makikitang mga ideas kung ano yung mga pwede mong isulat sa journal mo. And yung isa dito is yung sarili kong bucket list. Kung interesado kayong magsulat din ng sarili niyong bucket list, I'm gonna share you some bucket list ideas. So number one, travel abroad. So marami sa atin gusto talaga makapag-travel abroad and isa din yon sa pinaka-bucket list ko. Although nakapunta na ako sa Hong Kong, which is out of the country. But I want to travel more outside this country. So, merong mga gusto natin yung pumunta ng Korea, Thailand, yun. So, meron naman tayong mga visa-free or hindi kailangan ng visa para makapunta ka. Meron tayong Macau, Malaysia, Hong Kong, Singapore. Ayun, di ba? So, hassle-free para sa atin yun. So, kung pangarap nyong pumunta sa Paris, sa New York, go. Lagay nyo yun sa bucket list nyo. Number two, learn to play instrument. So, dati na interesado ako sa pag-gitara. So, nag-aral ako mag-gitara that time. Sumali din ako sa banda sa school namin. And, nag-aral din ako mag-organ. So, ngayon, bumili ako ng kalimba. So, yun yung pinag-aaralan ko ngayong taon. So, gusto ko ding mag-aral ng mga instrument. Number three, learn new language. So, ngayon, patok na patok yung K-drama, Thai series, or yung mga Netflix series. So, maganda na ilagay nyo sa bucket list nyo yung mag-aral ng ibang language, such as Korean, diba? Gustong-gusto natin yan. Madami na nga tayong natutunan sa panonood ng K-drama, diba? So, number four, attend a concert or musical concert or stage play. So, promise, sobrang sarap sa pakiramdam makapunta sa mga music concert. Lalo na kapag may gusto kang band talaga or may gusto kang singer na puntahan, go. Number five, do a photoshoot. Pangarap ko din talagang magkaroon ng photoshoot sa studio. Share ko lang, baka gusto nyo din naman, ilagay nyo na sa bucket list nyo, why not, diba? Eh, tayong mga Pilipino, gusto talaga natin yung mag-take tayo ng picture, selfie, but for me, gusto ko matry yung photoshoot sa studio. Number six, get a tattoo. So, yung iba, gusto nyong matry din magpa-tattoo. Ako, wala pa akong tattoo sa katawan, pero gusto ko rin matry kahit yung ano lang, yung temporary tattoo lang, gusto ko yung matry. Number seven, visit a spa or yung mga massage. So, ayun, hindi ko pa natatry magpa-massage or magpa-spa sa mga ganon. So, gusto ko rin siyang matry. Siyempre, gusto ko ma-experience kung nakaka-relax ba talaga yung mga spa. Diba? Number eight, magpa-piercing. So, hindi ko pa natatry magkaroon ng butas sa tenga. And isa yun sa bucket list ko. Or sa girls, pwede nyong itry yung piercing dito. Diba? Number 9, get a new hairstyle. Magpakat ng maikli, magpakalbo, ba? Diba? Ako pangarap ko magpakalbo pero ayoko talaga. Pangarap ko lang, alam mo yun, yung feeling na gusto mo ma-try pero alam mong hindi bagay sa'yo. So yun, kung gusto nyo magpakuli ng buhok, i-shave yung part na ganito, so do it or lagay nyo sa bucket list nyo. So that's all for this video. I hope na meron akong naibigay na ideas sa inyo para sa bucket list nyo. And see you on my next video. Bye!